Magandang gabi po sa lahat-lahat ng mga kababayan ko sa iba't ibang sulok ng mundo. Kumusta po kayo? At nandito na naman po ako upang gulabugin po kayo at i-invite ko po kayo na bigyan pansin. Manood lang po kahit sandali lang po. Kasi ang pag-uusapan po natin is yung hybrid election system po. Dahil nalalapit na po ang ating election. Kasi napakabilis po kasi ng panahon. Napakabilis lumipas ang panahon, ang araw. At kailangan na po natin na paghandaan ang malinis na election. Upang sa ganun po ay makakasiguro po tayo na magiging malinis ang ating election at magiging fair po siya. Wala na pong dayaan na mangyayari. Kasi simula po noong 2010 na election po ay marami na pong naging problema ang ating election. Hindi po ba? Maraming nadaya. At yung mga karapat-dapat na makupo sa ating gobyerno ay hindi po sila ang nanalo. At alam po natin na sa totoo lang sila po ang nanalo, pero dinaya po sila ng Smartmatic. At unang-una na po dyan si BBM. Hindi po ba? Nakita po natin na maraming nagmamahal kay BBM. Worldwide po yan. Marami talagang nagmamahal kay BBM dahil ang mga Marcos family, unang-una na noon ang ating President Ferdinand E. Marcos,
ang kanyang hangarin ay ang kabutihan ng ating bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kaya nga no, ang panahon niya ay walang naghihirap, di po ba? At mali lang yung naging kwento ng mga tao na sa kanya. Kanina meron akong isang estudyante na nakausap through Facebook kasi nag-comment siya sa aking post na tinanong niya kung ilang taon yung pwedeng bumoto kasi ngayon ay 17 years old siya. At siya po ay taga Pangasinan. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa year 2022 pwede na siyang bumoto. So, ang sabi niya, kasi gusto kong bumoto dahil mali yung mga naisaisip nila mula nung sila ay nag-aral dahil siniraan nila ang pamilya Marcos. Pero ngayon, alam na niya yung katotohanan na mabuti at mabait ang mga pamilya Marcos. Kaya ang sabi niya, ayaw niyang sayangin ang kanyang mga boto. Ang kanyang boto, ayaw niyang sayangin ang kanyang boto. Kaya gusto niyang bumoto at kanina ay sabi ko sa kanya ay bisitahin niya ang page ng hybrid election system na People's Version at ibinigay ko sa kanya yung website. At siya mismo, pinakita niya sa akin kung ito po ba, sabi niya. Kaya ang sabi ko ay oo, kung magre-register ka, diyan na lang, yun ang sabi ko. Kaya tingnan niyo po mga kababayan, napakamurang edad ng bata pero nagsabi siya na lumaki siya, nag-aral siya na naging masama ang kwento ng mga tao about sa Marcos family. Pero nung nagkaroon na siya ng isip at nalaman niya yung katotohanan na ang Marcos family ay napakaraming magagandang ginawa sa ating bansa, ay ayun po, siya mismo, isang kabataan po yan, ang nagsabi na gusto niyang bumoto at gusto niyang iboto si Bongbong Marcos. Ayan po. Kaya napakaswerte po natin kasi unti-unti nang nabubuksan ang isipan ng mga mamamayang Pilipino na kahit nasaan po tayo na sulok ng mundo. Kasi nakita po natin kung ano ang nagawa ng mga Marcos. Kaya nga po, maraming nagmamahal sa kanila at nung tumakbo siya bilang isang vice president, marami po talagang umasa at kitang-kita po natin na siya ang panalo. Pero ano po ang nangyari? Dinaya po siya ng Smartmatic. Kaya mga kababayan, huwag na po tayong magpadaya, huwag na nating sayangin ang ating mga boto. Kaya magkaisa po tayo na sama-sama nating isulong at idulog sa Kongreso ang hybrid election system para po sa ganon ay hindi na masayang ang ating mga boto. At para manalo yung mga kandidato na talagang sila ay karapat-dapat na maupo sa ating gobyerno. Yung mga politiko na ang iisipin lang ay yung kabutihan ng ating bansang Pilipinas at yung kabutihan ng mamamayang Pilipino. Kaya ang solusyon lang po ng malinis na halalan ay ang hybrid election system, People's Version po, at ito po yung binubuo ng People's Alliance for Clean Election po, mga Pilipino po na nasa iba't ibang panig po ng mundo, nasa Pilipinas at saka mga nasa abroad po. Yun po yung mga bumubuo ng face po ng ibig sabihin ay ang ibig sabihin po ay Philippine People's Alliance for Clean Election po. Ayan. Yes, tama ka po, Ate Tess, na sana maintindihan ng mga tao ang dapat gagawin sa susunod na election sa year 2022. At ang tamang solusyon po yan, Ate Tess, ay ang ang mapatupad yung hybrid election system na People's Version. Marami pong mga videos na nakashare po sa Facebook page ng hybrid election system. At dyan po napakaliwanag yung mga paliwanag ni Attorney Glenn Chong. Kasi actually po, si Attorney Glenn Chong po ang talagang lumalaban para po sa malinis na election. At ipinaglaban po niya si BBM dahil siya po mismo nakita niya yung katotohanan, yung
siya talaga, si BBM ang nanalo as a Vice President of the Republic of the Philippines, na kahit tinalo siya ng Smartmatic, dinaya siya ng Smartmatic, hindi man siya naging officially declared as Vice President, pero sa puso ng mga tao, ng mamamayang Pilipino na nagmamahal at nakakaalam ng katotohanan, si BBM ang real Vice President ng Republic of the Philippines. Yan po ang masasabi ko. Kaya mga kaloyalista, mga kababayan ko, samahan niyo po kami na isulong ang Hybrid Election System People's Version po. Meron pong Facebook page yan na Hybrid Election System PH 2022, at meron pong website na www.hybridelectionsystemph2022.org po. Makikita nyo po yan, pwede nyo pong bisitahin para po makita ninyo yung layunin ng iba't ibang Pilipino na magkaroon po tayo ng malinis na election sa year 2022. Alam nyo mga kababayan, hindi po namin hangarin hindi po namin personal na hangarin ang pagkakaroon ng malinis na halalan, kundi para po sa kinabukasan ng taong bayan. Hindi po pang personal lang po ito. Kasi po may mga anak tayo, may mga apo tayo, kaya kailangan po ay magkaroon na hindi na po nila maranasan yung mga naranasan natin na hirap ng ating bansa. Yung hindi pagkakaroon ng mga tapat na nanunungkulan sa ating gobyerno. Dapat po sana magkaroon na ng mga politiko na maupo sa ating gobyerno na ang layunin lang ay kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino, hindi po para sa pansariling kapakanan na kagaya po ng ginagawa ng ibang politiko na inuuna nila yung sarili nila, hindi po yung mamamayang Pilipino. At nakita po natin yan noong panahon po kasagsagan ng pandemic, di po ba? Nakita po natin kung sino yung mga politiko na tumulong sa ating mga kababayan. At nakita din natin yung pagmamahal ng ating Pangulong Duterte, na paano niya mahalin ang mamamayang Pilipino noong panahon ng pandemic. Di po ba? Kaya sana yung naumpisahan ng ating Pangulo ay maipagpatuloy po yan. At iisa lang po ang paraan. Ang tanging paraan lang po ay ang pagkakaroon ng malinis na halalan. Yan po. Yun po yung Hybrid Election System, People's Version po. Ang mano-manong butuhan, mano-manong bilangan, at automated transmission po. Kahit po tinatawag na automated transmission, pero doon po sa local precinct, meron na pong record kung sino po yung mga nanalo. Kaya pag sinubmit po yan sa COMELEC, hindi na po nila yan madadaya. Dahil meron pong kopya ang local precinct po. Hindi po kagaya sa Smartmatic na hindi po transparent. Pero pag hybrid election system, People's Version po, kagaya po nung unang panahon na butuhan, ay hindi na po tayo madadaya dahil makikita po natin ang resulta ng ating boto, hindi na po masasayang. Yan po ang masasabi ko sa inyo, aking mga kababayan. Kaya sama-sama po natin na isulong ang hybrid election system. At kung gusto nyo pong maging official supporter po, official advocates po ng hybrid election system, pwede nyo po akong i-PM or bisitahin nyo po ang Facebook page po ng Hybrid Election System PH 2022 po, upang makita nyo po yung mga layunin, yung mga tao, napakarami po mga Pilipino na nasa iba't ibang sulok ng mundo ang sumusuporta ngayon sa Hybrid Election System People's Version. Huwag po yung hybrid election ng Smartmatic. Uulitin ko po, huwag na tayong pumayag na magamit pa ulit ang Smartmatic dahil sayang lang ang pera ng bansang Pilipinas. Dahil pag sila ang magamit na naman sa darating na election,
ang milyon-milyon na ibabayad sa kanila, walang Pilipinong makikinabang, walang mamamayan na makikinabang. Ang makikinabang po dyan is yung pamunuan ng Smartmatic at yung kakutsaba nila dyan sa Pilipinas na mga nangungurakot sa pera ng bayang Pilipinas. Pero kapag hybrid election system, people's version po ang mapatupad sa darating na election, napakaganda po dahil ang perang gagastusin ay mapupunta po sa mga teachers, sa mga volunteers po pagdating ng election. At yun po ang ating mga kababayang Pilipino na maglalaan ng oras at panahon at pagod pagdating po ng election. Sila po ang dapat na bayaran, hindi po ang Smartmatic. Itatakbo lang nila ang pera ng bansang Pilipinas at yung iba ibubulsa ng mga kakutsaba nilang nangungurakot sa ating bansa. Kaya mga kababayan ko, gumising po tayo sa katotohanan na kailangan natin ipagpatuloy ang tuluyang pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Ang pagkakaroon ng malinis na halalan sa darating na year 2022 election po. Kaya kung sino man po ang gustong maging official supporter po ng hybrid election system, ay open po kayong mag-PM sa akin, magtanong po sa akin upang sa ganun po maipaliwanag ko po sa inyo ang layunin po nito. Pero alam ko po, dahil napakarami na pong Pilipino ang sumusuporta nito, alam ko po na meron na po kayong idea. Ang gusto ko pong iparating sa inyo, huwag na nating sayangin ang ating mga boto at huwag na nating hayaan madaya pang muli ang ating mga minamahal na kandidato. Kailangan sila ang maupo sa darating na eleksyon at yun lang ay sa pamamagitan ng hybrid election system, people's version po. Kaya maraming salamat po sa inyong oras. Uulitin ko po, hybrid election system, people's version po. Yan po ang binubuo ng People's Alliance for Clean Election, mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino sa iba't ibang sulok po ng mundo. Maraming salamat po. Magandang buhay po sa ating lahat and God bless us po. Thank you so much.